Kapuso program, magbabalik pa kaya sa Jimmy Network? Bakit kaya namamaalam? Siyam na putpito ng mga tauhan sa production ng Tahanang Pinakamasaya at 33 na mga empleyado ng Tape Incorporated ang nakatakdang mawala ng trabaho dahil sa pamamaalam sa telebisyon ng noontime variety show na napapanood sa Jimmy 7. Ang Tape ang producer ng Tahanang Pinakamasaya. Ang mga empleyado ng Tape ay naiwan ng Itbulaga, pioneer host na sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon nang magdisyon ng tatlong kumalas mula sa naturang kumpanya at ilipat ang kanilang noontime show sa TV5. Isinama nila ang production staff na kanilang pinili. Malungkot at masakit para sa mga mawawala ng kabuhayan ang mga empleyado ng Tape at Tahanang Pinakamasaya na may mga binubuhay na pamilya at mga anak na pinag-aaral. Hindi lamang ikatuwa ng mga nakikisimpatya at sumusuporta kina Tito, Vic at Joey, pati na sa ibang mga co-host ng Itbulaga ng TV5 at Masaklap na pangyayari. Naging personal ang mga banat laban sa mga pamilya halos-hos, ang producer ng Tape Incorporated at sa mga host ng Tahanang Pinakamasaya. Pero tila nakalimutan ng Itbulaga supporters na damdamin ng pinairal ang maliliit na mga gawa ng programa ang lubos na naapektuhan dahil sa isang iglap. Nawalan sila ng mga trabaho. Magpapatuloy ang buhay para sa mga halos-hos. Pero madilim sa ngayon para sa mga maliliit na mga gawa ang kanilang kinabukasan dahil wala silang ibang pagkukunan ng kabuhayan. Ang bumagsak na ratings ng Tahanang Pinakamasaya nitong mga nagdaang linggo ang isa sa mga dahilan kaya hanggang sa March 7, 2024 na lamang mapapanood ang replays ng programa. Pero nagpapasalamat na ang mga host sa pangunguna ni na Isko Moreno at Paulo Contes sa mga advertiser at supporters nila noong Sabado, March 2. Ikinagulat ng marami ang mabilis na kaganapan dahil hanggang sa katapusan pa ang taon ng December 2024 ang bisa ng kasunduan sa pagitan ng Jimmy Network at ng Tape. Pero may mga hindi maiwasang problemang dumating kaya magpapaalam na ang noontime show na nagkaroon ng bagong pamagat noong January 6, 2024 matapos mabawi ng Itbulaga pioneer host ang kontrobersyal at pinag-agawan sa korting titulo. Inaasahang mga pelikula muna ang mapapanood sa time slot na mababakante ng Tahanang Pinakamasaya habang inihahanda ng Jimmy 7 ng ipapalit sa programa ng Tape. Ibinahagi ni Senator Robin Hood Padilla ang panukalang resolusyon para kilalanin ng Senado ang husay ni Jacqueline Jose bilang aktres at ang malaking kontribusyon niya sa Philippine entertainment industry. Pumanaw si Jacqueline dahil sa heart attack sa edad na 60 noong March 2, 2024. Kayo, ano ang masabi na nagpaalam na ang Tahanang Pinakamasaya ng Jimmy 7? I-comment na kung sang-ayon ba kayo kung ipapalit ang showtime sa time slot ng Tahanang Pinakamasaya. At huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel.